So, hello po. So, meron ako nabasa dun sa comment. Sabi niya, bakit daw mas mahal yung Fixie compare sa PR, Pro Max PR 50? I think so. Ayan, so, sasagutin natin yan. But then, eto, remind ko lang muna regarding dun sa stocks natin kasi nga, daming nagtatanong. Solana is doon, Solana Alloy, JLV, one restock natin around July, second week. Tapos, Supreme, August 261, wala na. So, yung pinaka-main reason dyan, bakit mas mahal yung Fixie, although hindi naman lahat, pero kadalasan mas mahal yung Fixie compare sa road bike. And unang-una dyan is, pinaka-number one dyan is because customization, ayan. More on customized kasi pag sa Fixie. Kaya kung mapapansin nyo, yung design niya may iba't ibang geometry yan kasi nga nakadepende yan dun sa demand ng mga buyers natin. So, sample natin yung Solana NJ Lab. So, pinaka-in demand ngayon is yung mga Fixie sa amin ha. So, dati nag-MTB and RB kami. Pero sa ngayon, more on Fixie na yung mga items as you can see naman. Pero, since yung mga buyer namin is more on newbies and yung mga kabataan, so mas gusto nila yung more on adventurous and more thrilling na bike. So eto nga yung Fixie. So yung sinasabi ko na customization, ibig sabihin nun, pwede nilang palitan yung mga parts or yung mga nakakabit dyan, depende dun sa preference ng biker. Example, eto, binibenta namin yan is bakal, tapos naka drop bar, and then yung ratio niya is 44-18, tapos upuan. So usually yung binibenta namin is stock po yan, so pwede mo siyang palitan yung mga parts depende dun sa taste mo, or pwede mo rin siyang palitan depende dun sa gusto mo or sa rides mo na plano mong gagawin. So sa Fixie kasi parang pwede kang mamili kung ano yung gusto mo. Eto, naka-drop bar, straight bar, bullhorn, ano pa ba? Anong klaseng mga bar na pwedeng ikabit dyan? Pwedeng-pwede. Pwede mo rin lagyan ng preno for safety reason. Pwede rin hindi. Tapos, pwede mo rin palitan yung headset. Depende sa gusto mo. Seal bearing or tawag na ito. Ball bearing sa fork, pwede mong palitan yan kung gusto mo mas malapad. So, kumbaga, ikaw yung magde-decide kung ano yung gusto mo ikabit or ano yung gusto mong gawin dun sa bike mo. So, dito sa Fixie kasi, isa din na nagpapatas dun sa presyo niya is yung exclusivity or yung rarity. Kumbaga, rare. So, hindi kasi pangkalahatan yung Fixie. So, hindi lahat ng biker ay marunong mag-Fixie. So, kumbaga, kailangan mo ng skills dyan or tawag na ito, willingness na matutunan mag-Fixie. Kasi ang Fixie kasi since medyo thrilling siya gamitin kasi nga hindi yan basta-basta. Kumbaga yung preno niya kasi nasa foot brake or patalikod, wala yung preno na katulad ng mga mountain bike yan or gear na pwede kang mag-change gear from lower to higher gear. So eto, kumbaga yung Fixie kasi more on kailangan mong mag-focus dyan. Kumbaga ikaw at yung bike is iisa, so kailangan mo dyan maging focus at more on may lakas ka na pumedal. Syempre, kailangan mo ng pumedal dyan, hindi katulad ng mountain bike na naka-free wheel. So, eto naman kasi makakagandahan na may mga free wheel yung mga bike natin and meron siyang fixed gear, kumbaga baliktaran. So, hindi basta-basta yung Fixie, and kaya nga linalagyan namin ng brake yung mga steel namin for newbies na gustong mag-try ng Fixie po. So, kapag ano naman, pag naka-mountain bike ng road bike, kaya nyo na yan. Pero hindi lahat is kayang i-drive or i-bike ang Fixie po. So, yung sinasabi ko na exclusivity or yung rarity, so hindi siya yung pangmaramihan. Kumbaga, depende nga yan din sa demand ng tao. Ayan, example, etong Jila V1. So, eto kasi kapag ikaw na biker, pinalitan mo ng mga parts yan, di ba? So, madalas, ayan, sample natin si Jila Supreme, Jila 261, iilan lang nilabas na stock dyan, like, I think yun sa J-Lab Supreme nasa 180 na yung nilabas namin dyan. J-Lab 261,
100 pieces. So, kumbaga, yung limited stocks na yun, dun isa siya sa nagpapataas ng presyo in times or from now on or some days later after a year, ganyan. So, kapag maraming nagde-demand dun sa item na yun, since iilan lang yung stock niya, tumataas yung presyo. So, depende pa rin yan. Sample natin yan si Manila Animal. So, ilan yung stocks na ginawa dyan, and yung may-ari dyan is, I think, artist. So, dati mura yun, and then ngayon, tumataas na yung presyo niya. Kasi nga, maraming naghahanap dun sa item. So, same lang, din sinasabi ko na, kaya tumataas yung price, dahil limited edition or limited stocks lang siya. Unlike pag mountain bike o road bike, makikita mo talaga siya na, mountain bike. So, kumbaga common lang yung makikita mo na design. And sa fixie kasi marami kang mga dyan. Like slope, straight, four seat, semi-four seat, traklo, may iba't ibang design ng mga fixie. So, sa amin kasi more on trendy. Kumbaga sabay sa uso, ayan, so hindi kami nag-stick sa isang design like classic frame, ayan, yun at yun lang. Siyempre, nagpapalit din kami ng design kasi yun yung demand ng mga buyers namin. Although, dun sa price naman, nag-stick kami sa budget fixie kasi yun talaga yung pinaka-main point namin bakit kami nagbebenta ng fixie. Kumbaga, para may introduce yung fixie sa isang community para dun sa mga kabataan naghahanap ng more on lifestyle na bike or pangpasok na pasok sa budget nila pero affordable at quality naman. So, syempre yung price yan, magdedepende po yan dun sa components. So, speaking of components, yan yung pangatlo. Kaya tumataas yung presyo ng fixie kasi nga, depende yan sa components niya. So, kung makapansin nyo, may iba't ibang brand po yan. Ayan, syempre, pag mga kilalang brand, ayan, expect nyo na medyo mas mahal. Pero not all, hindi naman porket kilalang brand, hindi naman porket hindi masyadong kilala yung brand, pangit na yung quality. So, kumbaga, it goes along the way, ayan, yung sample natin, Solana and J-Lab. So, hindi natin masasabi. Kaya naman natin makipagsabayan, but then, yung point namin is magbenta lang budget meal, kaya naman taas yun yung price. But since sabi ko nga, less than 10,000 lang kami. And so pag nakita nyo Solana, alam natin na yan, more on 5,000 and below or 6,000 and below. So kumbaga, alam nyo na yan yung price. Pag sinabi naman na J-Lab, and medyo mas mahal siya kasi yung components na kabit dyan is mas quality compare sa Solana. Kaya meron kayong option dyan, yung mas lower yung presyo and meron yung mas higher na presyo pero magkaiba sila ng components. So the price goes with the components dyan, yung mga nakakabit. Kaya huwag nyo ikumpara sa ibang brand kasi nga ang brand is depende po sa mga parts na ginamit. So, pang-apat yung brand tapos yung reputation ng isang bike. Kumbaga, example natin si Tsunami or si Luke. Tapos, si J-Lab. Diba si Luke, alam nyo naman sinabi ko diba kanina na exclusive and rarity. So, sa tino pa lang dun sa fixie, alam mo na kung sino may-ari. Kasi nga, ilan lang yung nagmamay-ari nun. So, yun yung kagandahan niya. Pagdating naman sa fixie, kumbaga hindi siya yung common na design. Kumbaga, since iilan yung stocks niya, alam na alam mo kung sino nagmamay-ari. Sample natin si J-Lab Supreme, di ba? Ilan lang yung may-ari dyan. O J-Lab 261. Since 100 pieces nilabas, and isa dito sa Pilipinas, ilan lang yung nakabili dyan. So, example, meron taga Mandaluyong. Mag-isa lang siya na nagmamay-ari nung J-Lab 261. So, pag nag-post siya, kilala na nila. So, ganun po yung kagandahan niya. So, in time, kapag gusto niya ibenta, ayan, kung merong may gusto at gustong-gusto niya talaga yung design, kapag ibenta ni seller yung item na yun in higher price, then pwede niya may ibenta yun ng mas mataas na presyo. Kasi nga, mag-isa lang yung design na yun. Yun po yung isang reason bakit tumataas. Although, pwede niyo rin naman taasan yung price ng mga mountain bike, ng road bike, kasi may mga parts din naman yan. Pero,
Sa fixie kasi yan yung sinasabi ko na more on customization. Pwede yung palitan yung mga parts based on your preference. So, kayo yung talaga yung magpapalit dyan. Depende sa gusto nyo. Like, ito yung ratio. Sa ratio kasi dyan din nag-base, gaano kabilis. So, pag mga 44, 46, and more on pan newbies yan. Pag mga 50 and above, tapos mas lower yung teeth doon sa cogs, syempre, mas mahirap ipadjack. Ayan siya. Okay. And pinaka-last, yung limited production. So, hindi siya yung tawag na ito, maramihan na ginagawa. Kumbaga, yun nga yung sinasabi ko. Since hindi masyadong ano, yung fixie sa lahat, para sa lahat, limited lang yung nilalabas dyan. Kumbaga, sample dito sa Pinas, open naman tayo sa fixie. Pero sa ibang bansa, hindi, parang hindi common yung fixie sa kanila kasi yung gobyerno nila pinagbabawal yung fixie, lalo na kung walang preno. So, hindi siya yung common na nabibili kahit saan. Meron lang yung limited or limited countries na tumatanggap ng fixie. Kaya, bibihira lang din yung nagpapagawa dyan or bumibili. So, yan lang. Sa RB, wala ko masyadong ano kasi nga late lang kami nag-an ng road bike eh. Tapos nag-stop na kami kasi medyo slow moving siya. Pero maganda ang road bike. Lahat naman yan maganda. Depende na lang yan sa preference. Depende sa taste nyo kung ano yung gusto nyo gamitin na bike. Lagi ko ang sinasabi. And whatever the brand naman yung gusto mong bilhin, no problem naman. Solana, Celt, Garuda, whatsoever, Tsunami, Look. Kung kaya nyo naman na bilhin at meron kayong kakayahan, then buy. And tapos yung sinasabi ko nga, check nyo muna yung daanan ninyo kasi kahit gusto nyo naman na fixie, kung yung daan ninyo ayaw makisama at puro lubak, hindi talaga pwedeng pwede yan. Hindi talaga pwede yan sa inyo. So yun lang, I hope meron akong naiyan share na sagot kasi nga para sa akin din ha, ayan kung tinitingnan ko din, sabi ko napakasimple na fixie compare sa mountain bike and road bike. Kung titingnan yung road bike, kung dami niyang parts, di ba? Tapos yung fixie, wala, gulong, kadena, pedal, tapos upuan, tapos drop bar. Yun lang talaga yung ano na fixie. Good na lang kung meron siyang stand or yung brake para sa mga newbies natin. So, kung titingnan mo, ba't ang mahal? So, depende kasi yun sa components na sinasabi ko. Kasi yung alloy or steel, meron yan klase. Meron yung ordinary steel, ordinary alloy, or tawag na ito. Ano yung mga nakahalo dun sa alloy. Kasi hindi pwedeng gawing pure alloy yan. Ang pure alloy kasi is malambot. So, kailangan mong haluan yan para maging matigas. So, may mga iba't ibang series yan sa alloy. 6,000, 7,000, 8,000. Ayan. So, J-Love Supreme and J-Love V1. Parehas na alloy yan. Pero magkaiba kasi yung material o ang tawag na ito. May mga return to, so expect na may scratch po yan. So, pwede nga mag-walk in. Pero sa TikTok wala pa. Restock natin is around second week ng July sa Solana. Still Solana Alloy and J-Love V1. J-Love Supreme August 261 Graffiti, wala na po yan. Kasi limited edition nga. So, yun yung sinasabi ko. Limited edition, so wala na ilalabas. Pwede kayong makipag-swap, pwede kayong bumili. Kung may magbebenta dyan, so pwede second hand. So, yung makapag-live ngayon kasi alis kayo mamaya. I'll see you pagbalik ko. Pero, antayin nyo lang kasi mag-live naman yung kapatid ko. Siya yung mag-live dito. So, thank you and God bless. Bye-bye po and ingat palagi. See you. Mga third week or second week siguro. And bye-bye.